DWIZ, programang sasagutin ang iba't-ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin, at pagtatalunan ang iba't-ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-lutsak. Pinapwedaw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banal, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angela. Oh! Today is the 12th? 15th? Oh my gosh. I'm so ano. Sweldo. It's the 15th of November. Ilang days? 40 days na lang, ano? Before Christmas? Palapit. Ang Pasko. At para dun sa mga nanonood sa atin sa Facebook, huwag po kakalimutan, like, share, follow, subscribe. We're also on our YouTube channel, DWIZ Live Streaming. 40 days na lang before Christmas. Mm-hmm. Napapanood din kami sa IZTV. Available po kami sa mga digital TV devices at TV receivers. Kung hindi niyo po nakikita, mangyari lang iscan ng inyong digital TV sa channel box. Makikita niyo po, lilitaw na po yung IZTV. Mm-hmm. We're also available. Na, may app pa tayo, di ba? We're on an app. DWIZ app. Kung ano, kung audio ang monitoring ninyo sa amin. Magandang umaga. Good morning! Gandang umaga po! Magandang umaga! Yeah. Ay, napapanood din pala kami sa directly on our website, www.dwiz882am.com. Umaga. Okay. Yes. Ano? Si yung muna kay ano, ASEAN. ASEAN. Visit. Oo, nagsalita siya kahapon. Marami siya sinabi. Okay, okay. Very successful daw. Very successful daw. Ganyan na na share, na ibahagi niya. Yung ating mga plano sa mga ASEAN. Kasi ang tinitingnan niya, ang ASEAN daw can become the driver of the world economy again. Yes. Superstar to sa ASEAN eh. Okay. Si BBM eh. Kasi dati ASEAN ang ano, pamantayan ng growth ng mundo. Ba? Oh, in the nung 2000. Okay. Pinakamalakas na economy sa pagtaas, growth, economic growth ang ASEAN. Mhm. At isa sa matataas na growth doon within the ASEAN, Pilipinas. Okay. Yan po. Pero mukhang hindi raw siya. Ang report naman, hindi siya sigurado pa sa the World Economic Forum dyan sa Davos. Mm-hmm. Hindi pa raw siya desido kasi marami masyadong, raw siya na... Masyadong too much traveling already. And short time, marami na siya na uuuhan. Yes, of course. Hindi tumatanggi sa imbitasyon. Kasi scheduled na yung state visit sa China, halimbawa. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Eh kung magkaroon ng conflict, too much traveling daw. End of January, I'm going to China on the third week of January, punta sa China. Mm-hmm. Nauuhan niya na yun eh. At saka dumating yung World Economic Forum. Okay. Tapos kaya end of January yung World Economic Forum. Yun pupuntahan niya yun, di ba? Kaba, yung China pupuntahan niya. Pupuntahan niya yung China. Kailangan yun. Kailangan yun. World Economic Forum, kailangan yun dahil nandun ang mga top, well, ano ba, mga... Kaya nga, so undecided pa siya kasi masyado raw siyang CEOs, madalas mawawala. Okay. Pero iniisip niya daw kasi yung foreign investments right, na maaakit niya doon sa Davos. Ngayon, iniisip niya raw, marami na siyang investment promotions na ginawa. Baka naman dapat, bago siya maglalakad ng ganyan, isipin niya muna kung handa na ba yung Pilipinas to accept the foreign investment. Yung execution, as usual. Hindi, di ba? Tama ka, paano kung wala tayong energy? Wala tayong power? Halimbawa, imbita ng presidente natin ng investments pagdating dito. Hindi masalo.
Hindi wala makuha. Tayong power. Oh. Yeah. Oh. Oh. Yun ang ready ba tayo dyan? Mm-hmm. So, panayapromote. Ngayon, di ba? Mm-hmm. Yung PESA, 13 economic zones mm-hmm. ang pina-approve. Ano? So, ano yun? Siyempre, yung mga may-ari nun, economic zones, mm-hmm. sila mismo, hindi na kailangan ng gobyerno na to promote, mm-hmm. na itulak ito. Mm-hmm. Sila na mismo. So, at saka malamang yan, kapag nagtayo na economic zone yan, mm-hmm. meron na nakahandang mga investors yan. Okay. And diba, hindi ka naman kakapa-kapa pag nagtayo ka. So, ang dami ng investments. Ang sinasabi ng Pangulo, handa ba tayong tanggapin lahat to? Yung mga investments na to. Kaya siguro, nag-iisip siya doon sa World Economic Forum. Mm-hmm. Si John at iba naman yung worry dito, di ba? Kahapon sabi niya. Mm-hmm. Medyo big business ano yan eh. Nako. Baka... Alam mo naman, big pharma, mga ganyan. Walang trickle down, bagkus ay pahirapan pa. Ayan. Yan ho yung update. Pero in terms of doability, I mean, yung ikaw, Atty. Trixie, naging boss mo si PBM in that brief time. Insofar as pagbabiyahe, he's young, okay siya. He has a tremendous strength, appetite, stamina for travel. Pagdating niya ron, di siya inaantok at talagang... Dati, kasi sa dami ng ginagawa, di ba? To talk to him, minsan, I would have to wait for him to come out of one meeting. Mm-hmm. Tapos habang naglalakad siya to the next meeting, yun ay meeting namin. Tapos ang energy level niya pag mga ganun lang. Hindi, nagtatanggal ako ng high heels pag hinahabol ko siya kasi hindi kakayanin. Talaga. So, alam mo, aminin ko sa'yo, ako kapag... He had to apologize later on. Yung jet lag, yung ganyan, yung biyahe. Wala. Hindi siya jet lag. Kailangan magpahinga mo ng konti bago umattend something. Hindi siya jet lag. Walang ganun. Kasi the next day, usually may meeting na kami. Tinanggap na invitation for state visits. Bukod sa China, tinanggap po din ni President BBM yung invitation ng Vietnam. Okay. Ng Brunei. Okay. At saka ng Thailand. Okay. Ngayon, kung ano yung schedule noon, ang sinasabi niya, tsaka na natin schedule yan. Kasi nakakapagod din. Sure. Hindi, yun yung talagang... Wala raw siyang tinanggihan na invitation. Ang sinasabi niya lang, tignan natin kung kailan tayo pareho available. Mm-hmm. Malamang yan na in the latter part of the year. No, okay. Yung mga baka second half na yan. Mm-hmm. Bago daw niya schedule. Mm-hmm. Kasi nakakapagod din daw. You mean second half of next year? Oo, biro mo magtatrabaho siya. 8, 10, 12 hours during the trip. Mm-hmm. Yes. And then, uuwi siya rito. At maraming pending na trabaho. So, hindi daw siya agad nakakatulog. Madaling araw nga naman umuwi ito kahapon. And then hindi naman daw tama, rush din pati pagkain mo. Pero kailangan daw gawin 'yon. Wala kasi nandun ka na. Wala naman daw namamatay sa sipag. Pero nakakapagod 'yon at his age. But nga at his energy level, kaya itong kwento niya to ni Trixie. Ilan na bang taon si? Pinipicture ko yung President BBM. Ilan taon na siya? 65 something, yeah. 65. Really? Hindi. 65. Wait. Yeah. Totoo lang, magkasing edad kami ni President. Ay, 65. Talaga. 65. But he's a strong 65. 65 pa lang? Yeah, 65 lang siya. Remember nung nag-lunch tayo? That was last year. Kinikwento ni Presidente. COVID pa yun, hindi? 2020. Before COVID. After COVID, nagka-COVID na siya. Tama, nag-lunch tayo. Tapos kinikwento niya, nung una, he didn't want to get a senior card. Sa pride daw, ganyan. Remember the kwento? And then he said, one time he was out with his friends, naglabasa ng senior card, nakita niya, yung laki pala laki ng discount. Umira lang pagka Ilocano. Kumuha siya ng every next day. Every discount. So, ilan siya na senior yun? Oo. So, ilang years na yun? Oh.
So, si matagal na siyang senior. Pero still, pero babalik ako. 60 yun, babalik ako, Tony Trixie, yung kinikwentong paglabas niya sa meeting, inaabangan mo. This, kailangan sabayan mo na. Yes, I get that mental picture, tanggal ka ng high heels. Sabay. Siyempre, yung hakbang niya mahahaba, yung iyon naman maliliit na hinahabol mo siya. No? But ibig sabihin, energy niya, dire-diretso sa kabilang meeting na. So, after that, I had to tell him na, sir, I have to, ano, to tell you that you really walk fast. Okay. Oh, I'm sorry about that. Okay. How do you women do it? How can you walk around in high heels? Yeah, it must be hell on your back. Yeah. Something like that. But anyway, parang kontra. Attorney Trixie, I suppose that goes with the job. I mean, mukhang very committed siya sa magiging presidente. I mean, on these trips. Well, sanay naman siya as a politician. Maski nung governor yan, ganyan niya ang kanyang lifestyle. Nag-senador siya, ganyan pa din ang kanyang lifestyle. Di ba? Pagkagaling mo sa biyahe, trabaho agad. Walang hit the ground running. Walang break. Lalo na ngayon, medyo marami-rami tayong kailangan harapin. Maraming problema. Ayan. Di ba nga yung sinasabi ko sa inyo, 13 economic zones ng PESA. Okay. Ang dineclare. Ang hinihingan ng approval ng presidente. Kasi officer in charge, Teresa Panga. 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 Si Tio yan. Ha? Tereso, lalaki yan. Tereso, si Tereso. Tio. Si Tio OIC. Panga. Okay. Kaiskwela ko yan. Oo. Oh, talaga? Kaklase mo sa law school? Hindi, undergrad. Okay. Undergrad. Endorsed na raw sa presidente. Labintatlo doon sa 13 DTI na ano na, na review na. Ang daming investments niyan. IT parks, yun. Knowledge, innovation, yun. Science, technology park, agro-industrial, yun ang maganda. Yan ang mga kailangan natin, no? Oo. Oh, located, lahat po yan outside Metro Manila. Okay. Yun ang maganda roon. Yes, decongest. Oo. And bring the businesses out to ano. Ilabas sa Metro Manila, dun ano, i-invest. Okay, so 65 daw si Presidente. Tama. 65 years old. Yeah. Yung maniwala sa akin, sa totoo lang, grade school sa Ateneo. Ako Ateneo siya, Lasal grade school. Oo nga, no. Tapos pinalabas yung iginuhit ang tadhana. Yung classmate ko. Magka-birthday kayo. Alam ko yan kasi. Well, September din ako eh. Kaklase niya yung kaibigan ko, si Tommy. Okay. Campus. Ganyan ang edad ni Tommy. Okay. So, kaklase niya sa Lasal. Okay. Dito Green Hills. Mm-hmm. Kasi nakatira sila no sa San Juan. Oo nga. So, malapit yung Green si Hills. Naman, he looks exceptionally fit and everything. By the way, he was wearing a kick-ass po barong ha, dun sa event, yung kulay purple ba yun? Criticize ako. Bakit Twitter, daw ang barong pa? Hindi. Because the dress code kasi is usually national, ano, yeah, pwede. National at national dress, nakalagay doon, or suit, or whatever. Nagsispecify sila. Oh. So, in that case, it was specified na national dress as an alternative. Siya lang yung nag-aano. Umatid sila ng event ni First Lady, ni Lisa. Ay, yung nag-aganda din yung parang niya doon. Ang ganda ng suit niya, tsaka termo actually. Uy, okay po, saan nakakakuha niyan? But ano, He always wears barong as much as possible sa lahat ng mga foreign trips. Yeah. No, nire-require yung cabinet kapag lumalabas kami to wear ano, national attire. Kasuotan. Tsaka sa totoo lang, naninibago ko in the sense na, and I like it, everything is buttoned up to the right spot, tapos hindi niya nililis ang kanyang barong. Hindi, ano siya. Oh, why? Did the FBR kay, hindi, kayo resign the heck out. Nakabukas lahat at but FBR did the rolling up of the sleeves. Kanya-kanya style. Kanya-kanya style. I liked also, well, I think ibang style nga eh, si Presidente Duterte, he came across as every man, relaxed, ganyan. Yeah. He has always said naman, I don't stand too much on ceremony. Ganon. Yeah. Sinabi niya yan. So, well, marami kasing problema hinaharap ang presidente. Yeah, marami. Ito, kalalabas lang ng survey regarding food. Yan number one problem ni BBM, di ba? Food. Food security. Mm-hmm.
Merong survey na lumabas. Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute. Meron talaga sila research na ganyan. Malamang daw yung ating future labor force lalaki ng malnourished. Ha? Based on the survey of 2021 nationwide, ang ating food insecurity, ibig sabihin ng food insecurity ngayon, ito yung mga kulang sa nutrition. Binago na ang pangalan eh. Hindi na malnourished, food insecurity na. Naks. PR work din ba to, Joel? Food insecurity. Okay. 30%, 33% lumalaktaw ng kain. Nakaka-miss. Miss meals. Merong, merong ganun pala. So, this is of course non-voluntary missing of meals. Hindi ala attorney tricks yun. Na talaga sadyang hindi nakakain after 6. Intermittent after lunch, fasting. Hindi na ako kumakain after ito, lunch. Breakfast lang siguro, so may dire-diretso na sila. Baka gabi, hindi na kumakain. 33%? Hindi kumakain ng halimbawa isang tanghalian or 33%, ang laki nun pare. Diba? Eh tapos yung kinakain mo pa, yung oras na kakain ka, hindi rin naman ganun ka nutritious. Okay. Mabuti pa si attorney. Meron daw ba chocolate dyan? Ayan. Kape, wala pa akong kape. Dyan, meron kape dyan. Kape muna yung tolerance ko for bola, medyo mababa eh. Eh ito, pag kumain. Instant noodles at kanin ang ginagawa nila. Pag kumain? Oo. Nung hindi kumain, diba? Mababawi mo ba? Yung hindi mo pagkain, hindi. At meron daw 2%. Meron 2% na mahigit isang araw hindi kakain. Oh. Wow. Meron ganun na sa Pilipinas na ang dali-daling kumain, dali-daling. Magtanim ka lang sa bakuran mo, sa paso. Magtalbos ka dyan. Diba? Talong, whatever. Gulay. Kaya daw kitang-kita yung underweight na mga bata 2 years old and below. Pati hanggang teenager yung 13. Adolescents. Ang napansin pa nitong research na to, itong survey po. Ang agang manigarilyo. Ay, 10 taon pa lang naninigarilyo na. Kasi nakakatanggal ng edge yun sa gutom din eh. Totoo. Yan ang balita. Kumatangusi. Kung may pambili ka na sigarilyo, mahal na sigarilyo. Hindi. Tingin-tingin lang sila bumili. Isang stick. As compared to 1 meal. Tapos walang ulam. Okay na to. Yan ang ulam mo. Takes the edge off. Tapos diligensya na. Pagkatapos discarte na sila. Lumala daw ito during the pandemic. Yan ang sabi ng report po. At hindi lang mga... yung mga kabataan na sinesurvey dito eh. Kaya nakakatakot eh. In the future, alam nyo ba yung ano, yung theory na dahil sa demographics, yung sweet spot, okay, nandun na tayo eh. Mm-hmm. Diba? Yung ating population, age ng ating population, just right. Yung just right para yung big leap, kung tawagin nila yung sweet spot. Diba? Now, how do you, palagay na magawa natin yun, yung big leap. How do we sustain that? By having the same kind of aggressive, energetic labor force. Eh, pero may kung meron tayong mahigit 30% na malnourished, paano natin masusustain yun? Diba? Yung future labor force ang tinitignan nila dito. Isa yan sa mga epekto ng ating food, tawagin na natin crisis, huwag ng food insecurity.
Well, at least there's still, that 70% siguro na okay sa labor force. Eh di kargahin mo ngayon yung 30%. Ah, okay. Uh-huh. Tama, kargado mo yun, syempre. Oh, sa isang ekonomiya, isang bansa, hindi naman pwedeng... Kasi ang problema dyan sa bata, pag hindi nag-develop yung brain at an early age... So we're talking about kids here. Yeah, magiging... 2 years old and below. Yeah, I mean, yung report is, I thought that it was also on the labor force. Hindi eh, yung future labor force ang... Yeah, yeah. Okay. Yun ang nakakabala yung sinasabi ni Paring Conrad, yung future labor force. Future labor force. Yung dito ngayon, meron din mga lumaki ng malnourished. Ang mga disadvantage. Pero hindi ganito kalaki. Further disadvantage, di ba? When you say disadvantage, saan mapupunta? Kaya nga magsiswell ang criminal ano sa atin. Mga ganyan. Kaya ito problema nga natin, bilibid tapos tayo. Actually, it's nagdikit-dikit yan. Ganyang suliranin. Usually kasi, pag hindi nang develop yung brain, ang hina ng learning capacity. Halimbawa, ang isang high school graduate, magbasa lang ng manual, matututunan niya yung trabaho eh. Yes. Diba? Eh, pero kung hindi develop ang brain, paano hindi yun? Niya babasahin yun. Hindi niya. Wala siyang kapabilidad. Paano mo tuturuan? Reading comprehension. Oo, mahirap turuan. Diba? So, hindi siya matututo ng skills. So, this survey... Ano mangyayari sa kanila? Is this part of the National Nutrition Surveillance Program? So, yes, survey ng ano yan eh, ng DOST. Oh, ayun. Napansin ko eh, DOST. The National Nutrition Council is under the DOST. Sila ba Food and Nutrition Research Institute. Okay. Pero nagsalita rin yung National Nutrition Council. Okay, yes. Worrisome. But these data agencies, raw, sabi ng sinasabi mo, ng National Nutrition. Data for Filipinos, 5 to 10. Oh my. More than 20% underweight. Mm-mm. Okay, so what do we do? Another 20% stunted. 14% overweight. Ayan, eh, problema na yan ng mga mayayaman. Not necessarily. No? Necessarily. No, not necessarily. Really? Because yung cheaper food are the least nutritious hindi food. Nutritious. And, contain high fat, high carbohydrates. So, meron 7% suffer from wasting. Wasting? Oo nga, hindi ko alam yan eh. 5 to 8, hindi ako nutritionist eh. 5 to 10 years natin old. Natin. Okay, wasting wasting away. Oh, ganun. 5 to 10. Wasting and stunting. 5 to 10. And 3 to 5. Actually a term. Sige. Stunting results from chronic undernutrition. Ang wasting. Teka, hanapin natin. Wasting. Kasi the more common term is stunting. So, stunting eh. Oo. Stunting refers to growth. Ang age 3 to 5 years old, ito critical to eh. Okay. 27% stunted. Mm. 20% under 5% wasting. Wasting in children is associated with a higher risk of death if not treated properly. Stunting is defined as low height for age. Low height. Ang underweight, they're defined as wasted and in need of treatment if they have low weight for height or small mid upper arm circumference. Maliit sila para sa kanilang which are taken to dito. Pag yung ito na yung upper arm yung lumiit, that indicates that yung super liit. 5 to 10. 3 to 5 ang wasting, 5%. Low weight for height. Ano na yan? Yung super payat. 6% overweight sa 3 to 5. Ngayon, yung 0 to 23 months, 1 to 2, yung 2 years old and below. Okay. 22% stunted. Mm-hmm. Grabe, no? Taas ng figures. Oo. Oh. 12% underweight. Mm-hmm. 7% wasting. Mm-hmm. Malaki yun, 7%. 7. Tapos lumalabas, Trixie, bumababa ang fertility ng Pilipina. Ng Pilipina, dalawang is it related to nutrition? Wala yatang kinalaman sa nutrition yun. Meron ding social kasi maraming choice na rin. Babae ngayon, ayaw na mag-anak. Ayaw na mag-anak. Or at least maraming according anak. According to another survey. Or dinidelay. Or dinidelay. Parang Singapore. I think that's actually good. Well,
Oh, pwede din. Oh, sige. Well, there's a median age. Buhay, yeah. Sa edukasyon din. Yeah. Maganda side sa akin yun. Oh. Yeah. Kasi, kung di mo naman kayang alagaan yung anak mo. Mm-hmm. Pero yun nga mga kaya mag-alaga ng anak, magpakain, yung pa ayaw mag-anak. Mm-hmm. Yan ang problema dyan. Yan ang problema. Yun yung... Alam ba natin na yung mga ayaw mag-anak, yun yung mga... Oo. Yung mga hirap sa buhay. Sinabi ba na survey? Hindi eh. Mm-hmm. Di ba? Baka kaya nila mag-anak na mapalaki ng maayos yung anak. Dapat sila mag-anak. So yung there's some women who really si don't, ano? Maganda lang eh. Dapat mag-anak yan. Nakalima na nga. Grabe kayo. Di ba? Nadagdagan pa ba? So yung pagbaba ng fertility rate ng 15-49% to 2.7 children per women. Ano yan? Voluntary. Yan sila ayaw nila. So, ayaw na nila. Okay. Access to birth control is a good thing. Uh-huh. Kasi you know, when pag ang babae yung she opts for pregnancy, you prepared siya. So alam niya yung so this is not related to food. It's not about nutrition. It's probably which again, more balik tayo dun sa pinag-uusap mong food. Sa food. Matanong ko lang kung nandiyan sa study. That's not ngayon lang. That has been a problem. Pero tumataas. Naipon na past totoo. Well, dekada. The pandemic made it worse. Okay, kasi the pandemic made it worse. Walang jobs. At masyadong noticeable. Mm-hmm. Okay. Ngayon. Yung mga rates. Because of our food crisis. Diba? Kaya mas noticeable ito ngayon. Mm-hmm. Dahil alam natin, nahihirapan tayo sa food production. Mm-hmm. Okay. Isang tanong uli, yung mga 30%, ewan ko ba ilan yung kabataan dyan, mga nag-aaral ba yan? Wala sinabi sa survey. Kasi naman siguro may school feeding. Yun ang problema. Kung may school. Might be also the lack of education on the part of the parents on what constitutes good nutrition. Or wala rin silang oras na magluto. Mm-hmm. Kasi nga, nagtatrabaho lahat. Krimen naman nun, hindi ka makapag... Well, sabi nung... What about the living conditions? Babae pala yung dayang hirang, yung sa NNC, yung sinasabi mo National Nutrition Council. Mm-hmm. Babae siya. Yes. She commented on this survey. Okay. Na ginawa nung DOST. Maganda yung ganito eh, kasi yeah. This will wake us up. So, maraming Pilipino, diba? Di alam niya. This is yet another reason for home gardens. Eh, hindi ba? And community gardens. At saka kayo dyan sa DA. Yan ang nangyayari. Kapag hindi ayos ang inyong mga palakan. Ganyan ho nangyayari sa kababayan natin. Ang laki ng epekto. Uy, oo. Ang laki ng responsibilidad nyo. Kayo nasa Department of Agriculture. Nagsalita itong si Azucena, Executive Director ng National Nutrition Council. Ang pinakamasahol daw na tama during the pandemic ay yung most vulnerable. Ano ibig sabihin nun? Yun po yung talaga suksakan ng hirap. Ano daw sino yan? Yan yung women and children. Yeah. Okay. Most vulnerable talaga. Most vulnerable. Paano na yan? It will affect us yung sa in nation building. Mm-hmm. Yun ang sinasabi niya. Kaya ho importante yan nutrition eh. Kaya importante yan pagkain. Mm-hmm. Hindi natin pwedeng... Yung Miss Earth nga, kumain ng yung Australia candidate. No. Kumain ng inasal. Okay. Uy. Sarap naman ang inasal. Sarap naman ang inasal eh, no? Sabi you don't have to force me to eat that. Excuse me. Marami nga nakikipagpatayan. Correct. Kain na inasal eh. Natakam tuloy ako. Kumain sa mga inasal. Yung candidate for Miss Earth kasi, dito sa Pilipinas ginagawa yan. Diba? Kakilala pa natin yung ano niyan eh. Mm-hmm. Si Elmer, isa yan sa yung Miss Australia pumunta rito at kumain sa mang inasal. Okay. So,
So, hindi mo siya pwedeng bilangin sa malnourished kasi nutritious siya mong inasal. Protein, ano? Pero mabalik ako sa pinag-uusapan mo, parang Conrad, eh yung gininto ang salita na ating kadalasang ginagamit sa mga ganyang solusyon, sitwasyon. Ayuda, hindi ba nakakatulong yan? Oh, magkakaroon ng... Hindi supplemental. Yeah. Ayuda. Magre-release daw ng ayuda. So, nakakatulong ba talaga yung ayuda? Year-end ayuda, 63 billion. Yan, laki ah. Yeah. Year-end ayuda for government workers. Okay. Cash gift for government workers. Ayan, 63 billion. Okay. Uy, for civilian and military uniform personnel. Lalong-lalo na para doon sa mga bababa ang salary grade. Okay. Talagang kailangan nila yan. So, yes, talaga. Meron pong kasama dyan yung year-end bonus at saka may konting cash gift. Okay. Pero sa government workers lang to. Ay, government lang yan. At saka yung mga qualified civilian and military uniform personnel. Year-end bonus po nila yan na may cash gift. Yan. At kasama yan sa GAA. Okay. Ang maganda, i-release na maaga. Ngayon atang November. Kailangan na. I-release na. Eh yung sa iba? Wala for sila. Peace. Hindi, meron naman sila regular. Oo. Di ba nagkaroon na study recently na hindi natinag ang figures nung mga... Konti lang ang nakaahon sa kahirapan. So how, in the light of that, how does... Alam mo kasi, iniisip ko din yan eh. And then you're creating a culture of mendicancy. Totoo yun. Yun ang sinasabi kasi ng mga economists eh. Pero iniisip ko kung ako yung nandoon sa kalagayan, tumatanggap ako. The opportunities are really limited. They are. Kasi ang poverty... So, kahit, diba, kahit na gusto mo talaga to magtrabaho, buhati na sarili mo. Napakahirap ng... Kaya ako nasasaktan ako eh dun sa mga comments na hindi yan mahirap, tamad lang. I think that's unfair. That's unfair. Not kasi everybody the has the same opportunities. All around. Isang factor yun So, ang kailangan, create opportunities for them. How do you do that? Kung wala kang budget. Eh, bawasan mo yung may 4Ps muna. Unti-unti. Ibig sabihin, myth, go both ways. Diba? Imbes na paakyat ng paakyat yung 4Ps, imbes na gastusin mo sa 4Ps, gastusin mo sa creating opportunities for them. Unti-unti. Hindi naman yung biglang tanggalin mo na lang yan. Pero kung ako magbibigay ng ayuda sa government employees, bibigyan ko yung contracted service tsaka JO. Normally, binibigyan lang yung nasa plantilla. Eh, siyempre. Why, siyempre? Mas kailangan ng mga... Military personnel. You say government employees. That includes contracted services. That includes JOs. Bakit ang AFP walang JO tsaka contracted services? Meron din. Meron ba? And sila so, wala rin sila? Well, I don't know this one. Wala. Nakalagay. Sana qualified. Kung plantilla ka lang eh. The keyword is qualified. So what are the qualifications? Yun na malaking bagay. Baka yung regular. I worry about the CS and JOs. Kasi, under the government system, sila na nga yung pinakadihado. Diba ang dami dito, text ng text sa atin, yung CAFGO raw? Yan. Hindi nakakatanggap maski sahod. Oo, kasi ano yan eh, hindi formal eh, hindi sila formalized eh. They're not employees, they're considered volunteers. Oo. So, kung anong iabot ng army sa kanila, yun na yun. Oo. But the JOs and contracted services, sila yung vulnerable. Oo. Wala silang security of tenure. Wala silang GSIS, pag-ibig, wala yan, voluntary SSS nila. Eh, paano sa kukuha ng pera, tricks, kung isasama mo lahat yun? Ito na nga yung endo na sinasabi ni Pangulo dati. Na it's not fair. Na usually, kumukuha tayo ng mga ganyan as stopgap. Pero other agencies, yun na yun eh. Yun na yung ginagamit nila yung mga CS at JO. Hindi na stopgap yan. Ano na lang yun? For regular So, can you positions? Imagine sa Pasko, you're doing the same work as everybody else. But pero wala kang get anything. Cash gift. Wala kayong mga regalo, ganyan. Bonus. Kung magaling yung boss nyo, lahat kayo meron. Meron. Pero, depende yan sa ahensya. Nako. I think, to be fair. Karamihan ng boss, hindi magaling eh.
Papane. To be fair, dapat pinagbibigyan sila ng pansin. Oo nga eh. Mm. Well, one could easily argue, eh, mabuti nga may trabaho ka eh. Pero unfair pa rin. Unfair pa rin yan. In, by the way, ano yun, that's along the lines of buhay ka pa naman, di ba? Babalikan karambola ang oras natin, 8:38 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. Anuhin ko lang, ilalaban ko lang to. Sinasabi nila kasi na ano eh, na yung ayuda causes mendicancy. Okay. Maybe in that's some people when it is not important for them. Pero for some people it spells life or death eh. So I think it's unfair to tar everybody with the same brush, 'di ba? Yung lahat ng tao sasabihin mo yung katulad nila nung mga nagpa-rebound. Precisely why they are poor. They make bad choices. They don't know how to handle their finances. There's no financial literacy whatsoever. So meron ganon. But there are others na they pero need that badly rin for food. Okay. Yung so, opportunities unfair do not exist for them. But when, where is this anger towards ano, poor people coming from? Teka muna. Target po ng karambola. Oo. Eh, in the way we're handling the program. Mm. Ang sabi ho kasi ng study ng ADB, mas malaki pa yung ginagastos natin, administrative cost of ministering to the of the program. Mas malaki pa yung gastos na admin. Kesa yung tinatanggap, ano? Kesa sa tinatanggap. Ito pa. Yung mga nakakatanggap, kalahati na lang. May tumitira pa. May tumitira pa. Pangatlo, naging weaponized. Hindi lahat ng qualified nakakatanggap dahil sa politics. Yeah, isa pa yan. So, maybe the anger is towards that, the injustice. But, you know, to have the poor bear the brunt of their anger. We have to design it in such a way na mababawasan po yung mga yan. Mabawasan yung administrative cost niya. Di ba? And there are ways to do that. Digital and everything. Mawawala na yan. Hindi na kailangan. Yung national ID, malaking bagay sa atin. Yes. Yes. Kung ma-perfect natin yung national ID, hindi na dadaan sa barangay. Hindi working lang. Huwag na perfect. Hindi ko kailangan na ba. I need it to work. Kahit 80% of the bait time. Bait ngayon ito. Sobrang bait ngayon ito. Hindi ko, worried ako about people. Okay, dami tayong tinutulungan eh. Pero grabe, lumana, I just lang, really worry. Para sa akin, can we just get it up and working, di ba? Pati yung mga government, yung barangay, mawawala yung taga nila dyan eh. Diba? Tsaka yung political ano, masosolve yan eh pag naging digitalized lang, kung malapit ka kay ano chairman o kay ano. Yun na nga eh, yung digital. Babawasan yung administrative cost, di ba? Babawasan din yung ayuda. And then, aside from that, kailangan may program to create opportunities for them. Hindi na lang habang buhay, trabaho, ayuda. Jobs na tayo. Kumbaga, isang aspect lang yung ayuda, dapat merong pang iba. For instance then, yung Pasko, di ba ano yan eh, feast famine yan eh. We remember the poor during Christmas. So dami natin nagbibigay sa Pasko, pero we forget them the rest of the year when they need it most. Oo. Sa Pasko lang sila naalala. Diba, halimbawa, pasukan. Meron bang coverage ng TV pag hindi Pasko? Ay, sorry. Hindi, meron pag back to school. Ah, meron daming din. Daming handout. Bagong sapatos. Alam mo naman si Congressman. Ano, di naman makapasok dahil walang, pa, no, walang pangalmusal. Si Senator. Si ano. You just need the systems si Vice President. Ay, hindi. Iba na pala Vice President ngayon. Si dating Vice. Uy, nag-aano talaga si Madam. Uy, na-approve yung budget ha? Nino. Ng DepEd at saka OVP. Binabanatan ni Pimentel yan. Sobra daw yan. Di naman umubla. Ni Model. Tsaka ni Model. Oo. Nag-tandem sila. May intelligence funds. Hindi, confidential funds. Confidential funds pala. These are ganun for na rin the, ako bibigay ko yan sa OVP. Lalo na if si Inday. But then, you know. May nag-comment dito yan tungkol sa, yun na, yung poverty at ano. Kaya tigilan na natin daw ang pag-vilify sa private sector. Sa mga privatization because they provide jobs. Sabi ni, no?
si Joel Aksaman. Ay, na si Joel. We are vinifying the private sector, the joint ventures, the privatization, samantalang dyan manggagaling ang much needed employment. Dyan din nanggagaling yung water shortage next year. You take the good to the bad. Saka yung ano, dyan din nanggagaling yung LRT1. Which sabi ka pala ni Secretary Jimmy Bautista, is now proceeding. Is on flat. Schedule daw? Schedule. Ha? 10 taon na delay yan eh. It's a new schedule. Kayo naman. It's a new schedule. Open daw in 2028 na? Parang gano'n. Right on schedule. Pare Jonat. Buti dumating ka. Right on schedule daw ang LRT1. Secretary Bautista. Sa 2024. Right on schedule. So 12 years delayed lang. Alam niyo po, kikwento ko lang sa inyo. Okay. Yung kontrata na yan, 2012. Panahon ni Pinoy. To bid out LRT1. Hindi ko na maalam. Hindi ko na pag-aralan. Wala naman siya sinabi kung bakit kailangan i-bid out. Eh, tumatakbo ng matino yan. LRT1. Hindi ko alam kung hindi naman siya MRT3. Na, noon, eh talagang problema. No, there was an idea to extend the whole line. To yun ang dahilan. That was the idea. That was the idea. Which remains an idea to this day. 11 kilometers. Yun, 11. Only. Ika nga ng prof ko. Something like 8 stations. Yan lang ang station. Kailangan i-bid out yung buong LRT1. Hindi yun lang. Ba't hindi yung extension lang ang i-bid out? Paraan eh. Kailangan buong LRT1 ang i-bid out. Hindi. Yun ang hindi ko naintindihan dun. Hindi. Ano? Ganyan yan, pare. Pare. Para rin yan yung sa, para rin yan yung sa water. Kasi, Spanish era pa yung mga pipes na yan, etc. And everything, kailangan ayusin lahat. Okay. So we cannot just work out a system whereby we will just bid one sector extension without doing the whole thing. Parang ganyan din yung ginawa nila. At least that was the idea. I'll take an even more historical perspective. Nung gera sa Korea noon, nagalit si General MacArthur dahil pinabobomba sa kanya ni Truman only half a bridge. Sabi niya, where in history can you bomb half a bridge? Nakaway sila. Do the whole bridge. That makes sense. No, in the same manner, na yung pinag-usapan nyo kanina tungkol dyan sa ayuda, dapat ang tinitignan, hindi lang yung yung ngayon nagbinibigay ng DSWD na ayuda. Kasi, in the entire budget, there are a number or a lot of ayudas in various forms. Hindi lang yung mga cash. Halimbawa, sa health, sa education, yung mga voucher, okay. Testa, etc. and everything. Yung mga, ang pinakamalalaking mga ayuda dyan ay yung mga tax incentives. Ayuda yun. That is actually an ayuda. Yung tax incentives. Kasi ang pinag-uusapan doon, bibigyan kita ng ganito over a period of time para ikaw ay maging competitive, productive, etc. And stand on your own. And then after that, you stand on your own. Ganyan ba nangyari dito sa mga incentives na yan? Hindi, kulang pa po. Kaya nga, ang nangyayari, nagkaroon ng industry for incentives. Hindi industry para magtayo ng mga planta, etc. In other words, ang sinasabi lang natin, tignan ninyo ng kabuuan. Kasi baka itong pamilyan to, sobra-sobra na sa ayuda. Anong pamilya yan? Ayaw na nilang magtrabaho. Kasi ayos na kami. Jonat naman. Bakit kami mag-ayos? 50 years lang yung incentives. Yun na nga. Yun ang ibig sabihin. Kagaya niyan. Doon sa kaya nga tinanggal na yun sa Brazil at saka sa Mexico yung direct ayuda eh. Kasi nga, it did not work. Dito naman, mayroon dati na pinag-uusapan itong ayuda system na ito after we have worked out all of the arrangements, etc. will only be for 5 years. Hindi naman nangyari yun eh. Dumagdag pa. Nilakihan pa. Dinagdagan pa. So, there has to be a way. Tapos yung sinasabi ninyo kanina tungkol doon sa
kawawa talaga yung mga CS at saka JO. Oh, yun. Pinakakawawa yan sa lahat ng ano. In the scheme of things, sa totem pole ng government employees, pinakakawawa yung mga yan. May mga JO at saka may mga contract of service na mga 15 years. Yeah. Ha? Oh, hindi sila nagiging permanente. Kaya nga tinatanong... 15 years na dapat automatic permanent yun. Kaya nga pinakamalaging endo ang government eh. Yeah. Oh. Hindi ba nasa batas yan, automatic na permanent? We're exempt. We're in government. Exempted ng government. Kami. Okay. Mm. Ngayon... Sa private sector lang yun. Biggest violator ng endo. Ngayon na sinasabi natin sa ating mga pinakamamahal. Mm. Na mga members ng cabinet, lalo na yung mga nasa economic team. Yung lalo na yung may mga vision. May mga vision. Yan. Ayusin ninyo na mabuti ito. Yung kasi, vision. Paano yun? may mga iba dyan, nagbibision, hindi nila alam, may mga pera pa pala sila na hindi nila nagagastos. Tapos hindi natin alam kung saan pupunta yun after the end of the year. Yung mga ganong klase. Okay. Yun lang ang sinasabi natin dito sa kaibigan. Ayusin ninyo. Kasi, pwede ka naman mag-plantin. At kung sa'y nasabi mo na kulang yan, edi for a period of time, kumuha ka. For that particular activity, etc. Ang nangyayari kasi, we create offices na, halimbawa, task force o maliit lamang, o sandali lamang yan, nagiging permanenteng opisina. Yun. Ayan. Ayan ang nagiging... Ay, nako. Yeah. Kaya, I don't know how in the pecking order. Okay. Yung tungkol sa LRT1, yung mga tanong dito. Ano ho yan eh? Kung di nyo napapansin, lately, flurry of press statements. Mm. Umuulan po ng press statements galing dito tungkol sa LRT1 na on schedule daw. Ganyan. Sa sekretaryo. Natayo na raw yung mga... Ano to? Yung... Estasyon. May isang estasyon. Ah, isang estasyon. Isa pa lang. Isa pa lang. At hindi pa tapos. Hindi, yung columns ba? Okay. Poste-poste. Okay. Poste. On-schedule. Ang on-schedule po, yung phase one. Which hindi yung buong project. Yung phase one, hanggang doon sa Aquino... Ano? Phase 1, lagay ng poste. Linawin natin yung press releases. Kasi sila, panay po ang bakbak ngayon ng press release. Inaayunan pa ng Department of Transportation itong si Secretary Jaime Bautista. Na si Jimmy. On schedule daw, on track in completing the construction by 2024. Mm-hmm. Hindi po on track yan. Mm-hmm. Ako, bubusta ako, hindi matatapos ng 2024. Tinignan ko eh. Ang layo pa, ang nagagawa pa lang yung hanggang doon sa Ninoy Avenue ba yun? Yung malapit sa airport. Malayo pa yun, malayo pa. 2024, matatapos yan. Ewan ko. Mm-hmm. Ang punto ko lang ho, ganito, kung bakit dagsaan ang press releases ngayon. Bakit? Rating increase. Rate increase na kasi matatapos na yung project eh. Ganon. Rate increase. Mm-hmm. E di sana, magkwentahan muna tayo. Magkano yung kinita nyo mula na binigay sa inyo yan ng 2012 hanggang 2022, 10 years, magkano na yung kinita nyo dyan? May right bang magpa-audit ang DOTR? It is supposed to be audited. Anong klaseng kontrata yan kung hindi natin sila pwede? Ano yan? Water concession? Ikaw naman. Aray ko naman. Sakit naman ang grabe. Mga salita mo. Hindi naman sila kasi... Sumagay sanay sila. Hindi na... Magpartners na yan eh. Parehong water po. MVP ba? Ayala and MVP. It's the water Ayala, people. MVP and Macquarie. Yeah. So nagtatanong sila, hindi po ayaw bigay ng gobyerno yung rate increase. Yun ang panlaban nyo na lang dito, yung mga sumasakay ng LRT1. Kasi halos from 11 gagawing 16? Ang laki ng increase eh, ng minimum. Ng minimum fare, ang laki ng increase. Tapos every kilometer, merong increase pa. So ano yung total increase, hindi pa natin ma-compute. Okay? Ang sinasabi nila
due daw sa kanila yan kasi nasa kontrata na every so often may rate increase. Mm-hmm. Yan, yun yung argument. That contract niya actually is under question, ha? Kasi mayroong ano yan, there's a court case. Hindi lang nadidesisyonan, pero there's a court case. Yung, ngayon, yung questioning the contract. Questioning the contract by itself. Hmm. Na ano, ang sinasabi lang natin dito sa mga magbibigay, yung mga regulators, suggestion ko lang sa inyo, if there is a case involving that particular contract, medyo dahan-dahan lang tayo sa pagbibigay ng kung ano-anong mga ayuda. Kasi ayuda rin yan eh. Ayuda to corporations. To the corporations. Yeah. Kasi sila yung pinaka-nangangailangan. Oo. Specially protected class yan. Ah, ganun. Kawawa naman sila. Kawawa. Super billionaires lang sila. They're so kawawa. Baka gutumin yan. Gutumin yung mga yan. Patay Mirap tayo. Na. So, masaya daw ang DOTR dahil matatapos na. On schedule. Oo. Dahil nasa 30% na. Okay. Galing. O ngayon, mag-compute muna tayo magkano yung kinita nila in the past 10 years na hindi nila ginagawa ito. Na nasa kanila yung kita. Ang lagi nila sinasabi, hindi namin kasalanan. Right of way. Right of way. Oo, yung right of way, wala eh. Kasalanan niyo pa rin, hindi niyo. Kaya nga ho eh, ganyang klaseng pagluluto ginawa niyo sa kontrata. Kaya nga eh. Ate yan. Bakit kay RSA kasama yung right of way sa kanya? Kalain mo. Dito sa LRT1, sagot ng gobyerno yung right of way. Pero yung kita, nandoon sa private sector. Di ba? Bakit kay RSA yung MRT, ulitin ko, MRT 7, pati right of way, sagot niya. Siya magbabayad, siya lahat, and everything. Dito sa kontratan to, binigay sa inyo yung kita ng existing na train system na gumagana na mabuti, ilang milyon yan everyday. Tapos hindi sila yung sa right of way. Tapos hindi kayo right of way. Yun nga po ang questionable doon sa contract na yun eh. Yun nga yung sinasabi. So government pa rin mag-aasikaso ng right of way? Yun ang dahil ako bakit hindi nila magawa daw yung project noon dahil sa right of way. Wait, sinong nag-aasikaso ng right of way? DOTR? Who knows? Good It's grief. A mystery. Dapat sagot ng gobyerno yun. Yun ang mali doon sa kontrata. Kaya that's one of the issues nga eh. Teka muna. Sino may sabi sa inyong mayroong problema sa right of way? Kasi noong ginawa yung terms of reference niyan, ang pagkaintindi natin ay ano yan, almost straight yan. Hindi yung paliko-liko, yung mga paikot-ikot yan. Meron bang mga change? Meron bang nag-revise ng alignments? Meron. Kasi kung meron nag-revise ng alignment, yung mga makikinabang doon sa nag-revise ng alignment, yun ang babayarin ninyo. Huwag nyo yung pababayarin ng gobyerno. Kung halimbawa, idinaan ninyo sa isang malaking mall. Halimbawa lang. Halimbawa hindi naman totoo yun eh. O hindi nga. Halimbawa lang. O dinaan nyo sa isang malaking development. Yung alignment, dati ang terms of reference straight. Ngayon, re-align ninyo. Recontract. Recontracted ninyo. Gobyerno ba magbabayad yan o kayo magbabayad? Sigurado na raw ang on-time delivery, parang Jonathan naman eh. O, pabayaan mo na yung mga realignment, recontracting. Huwag na natin. Huwag na kasi on-time daw eh. Sabi ni Jaime Bautista eh. Secretary. Very good. Okay. On-time ha? Na-regulatory capture na rin ba itong DOTR na to? Hindi ko alam ha. On time pa lang ngayon sa Pilipinas ang 12 to 13 years. On time na yun. On time yun. Filipino time. Hindi ah. Antindi. Ilang taon ah. Sobrang late. Sobrang on time. Okay. Mabigat. Dapat po 2015 daw tapos na yan. 90% na daw ng right of way na gawa na daw nila. Ayang pagkakaalam. Ng right of way. I remember may presidente sila si... Papalepana yung basa ng press release nito. Hindi, parang nasabi nila. 90%. Yung mga ganyan pinatutunayan eh. Ticket booths, architectural, roofing. Ah, sa old, yung existing. Existing. Yung existing. Sinama nila yun. So it took them 10 years.
para... Dapat i-designate natin. Hindi na nauulanan yung... Kita mo, ang unang-unang project nila. Hindi na siya nauulanan. Palitan ang ticketing. Kasi nandun yung kita eh. Yep. Hindi pwedeng luma ang ticketing kasi baka tayo madaya eh. So kailangan updated yan ticketing. Okay. Magbabalik ang karambola. Magpapatiket pa po kasi kami. Ang oras natin, 9:02 na umaga. Karambola! Sa DWIZ.